Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayo na samahan ako at sabay nating takin ang landas ng pag-asa. Ang ating mabuting balita sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni Juan, mula sa unang kabanata, versikulo 29 hanggang 34. Ang Kordero ng Diyos. Nang sumunod na araw, nakita ni Juan si Jesus na palapit sa kanya at sinabi niya, "Narito ang Kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang binanggit ko sa inyo, kasunod ko ang lalaking mas una kaysa sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. Hindi ko siya nakilala, ngunit ako'y dumating at nagbautismo sa tubig upang siya'y maihayag sa Israel. Pagkatapos nito'y nagpatutuo si Juan, nakita ko ang Espiritu na bumaba gaya ng isang kalapati mula sa langit at nanatili ito sa kanya. Hindi ko siya nakilala, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, kung kanino mo makikitang bababa at mananatili ang Espiritu, ay siyang magbabautismo sa inyo sa banal na Espiritu. Nakita ko't napatunayan na ito ang anak ng Diyos." Sa ating pagbasa ngayon, pinagtibay ni San Juan Bautista na si Jesus nga mismo ang pinakaiintay na Mesiyas. Ang patunay nito ay nabigyan sustansya ng kanyang personal na pagsaksi sa pagbaba ng Espiritu Santo kay Jesus, gaya ng kalapati at nanatili pa sa kanya. Ayon sa mga dalubhasa, ito ay ikalawa sa tatlong kakaibang pagganap ng Espiritu Santo sa bagong tipan. Ang una ay ang Immaculate Conception, kung saan na ang mahal na birhen ay nagdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang ikalawa ay sa pagbinyag kay Jesus na masasaksihan natin sa mga susunod na talata. At ang ikatlo, ang kanyang pagpaparamdam sa mga apostoles at disipulo sa panahon ng Pentecostes. Sa araw na ito, nais natin bigyan diin ang ikalawang pagkakataon na nabanggit sa ating pagbasa. Bagamat maraming maaring umangkin ng titulo ng Mesiyas, si Juan ay sigurado na si Jesus ang Mesiyas sa bisa ng kanyang pagiging saksi ng pagdapo ng Espiritu Santo. Naalala ko tuloy yung biru-biruan namin sa kabarkadang Bisdak o Bisayang Dako na ayaw umamin na laking bismin siya. At sabay banggit, "Sabi nila, Bisaya daw ako, pero wa man silang ibidin siya." Maraming pagkakataon sa ating buhay na nagparamdam ang Diyos sa maliliit at malalaking paraan. Yung iba sasabihin, "Uy, tsamba." O di kaya, "Wow, coincidence lamang." Ngunit ang biyayang natatanggap natin ay totoo. Para sa mga nananampalataya tulad natin, alam natin na ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan at ito ay sa pamamagitan ng ikatlong persona ng Diyos na kinikilala natin bilang Espiritu Santo. Ito mismo ang pangako ni Jesus sa kanyang mga apostoles bago siya pumanik ng langit, na magpapasugo siya ng parakletos o tagatulong sa atin na ang banal na Espiritu. At dahil alam natin na walang imposible sa Diyos, hindi na tayo nagtataka sa mga himala sa ating buhay, maliit man o malaki, dulot ng pagdarasal sa Kanya at sa Kanyang tugon na siksik sa walang hanggang awa, grasya at pag-ibig. Sa bagong taon na ito, kaibigan, huwag nating kalimutan na habang nasa langit na si Jesus at ang Diyos Ama, andito sa ating mga puso ang Espiritu Santo. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa Kanya upang bigyan tayo ng iba yung lakas. Lakas na higit sa ating kakayahan. Lakas na nagmumula lamang sa nakatataas ang ating tagapagligtas. Kaya, huwag na magduda.
huwag na maghanap ng kung ano-ano pang ebidensya. Tandaan natin na kung may isang bagay na imposible sa Diyos, ito ay ang magsinungaling. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Tapat po ang Diyos. Kaya maglakas loob na, bigay sa Kanya iyong pinagdaraanan at saksihan ang Kanyang kakaibang talino at lakas. Manalig tayo dahil andyan lang Siya at tulad ng sabi ni Juan, nananahan Siya sa atin at nais Niya tayong tulungan at maging kaisa sa langit sa takdang panahon. Happy New Year po! Naway ang bagong taon ay magbigay ng bagong pag-asa sa inyong mga puso. Kung kayo po ay na-bless ng sharing na ito, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you.